ilaban mo si tatay. Ilaban mo siya. Paano mo ako pinaglaban? Kasi nay, naniniwala ako sa huli. Bibigyan ka ni tatay na isang pagkakataon. Nay, kailangan mo labanan si Tita Doris. Bakit daw siya aalis? Hindi ko po alam yung full details, tita. Pero parang biglaan po yung pag-alis niya. Hello, Olive. Anak, napatawag ka. Nasa bahay po ba kayo? Oo. Sige, hintayin mo po ako. Kailangan natin mag-usap. Ano itong naririnig ko? Ikaw, kuya, kailan mo pa alam? Alam din po niya yung tungkol sa pag-alis niyo. Eh, sini ka po ang nagsabi sa akin, hindi si Tita Doris. Pag-usapan namin ni tatay si nanay, sabi ni tatay na posible niyang mapatawad si nanay. Bakit hindi sinabi sa kanila ni Doris ang totoo? Halata namang may tinatago rin yun. Sa totoo lang, hindi ko alam kung tama ba na magpakita pa ako sa tatay mo at sa mga kapatid mo. Natatakot ba yung kasulok-sulukan ng miserable mong puso? Kahit na anong gawin mo, ako pa din ang mahal ng asawa. Miro, ayusin na natin yung pamilya natin. Ate, pwede ba? Tantanan mo muna ako. Hindi ka ba nagsasawa? Miro naman. Baka naman pwede mo akong pagbigyan ulit. Bigyan mo ako ng pagkakataon magpaka-ate sa'yo. Mahalin ka. Alam mo, tama si Miss Hilde eh. Sa huli, tayong magkakapatid lang din ang magkakakampi. Kaya ipaglalaban kita, Miro. Kahit na akala mo noon, iniwan kita sa ere. Pero, maniwala ka. Ipinaglaban kita. Ipinaglaban ko kayo. Siguro, mali lang yung paraan. Pero itatama ko na lahat yun ngayon. At papatunayan ko sa'yo na karapat dapat ako sa pagpapatawad. Thank God, finally. Nanahimik na rin yung pesteng Amelia na yan pagkatapos ko siyang ilugar. As in no sighting? Wala ni paramdam? Natakot rin sa sarili niyang multo. Good riddance. Wait, nag-message si Jack. Nakikipagkita. He has a surprise daw. Oh my gosh, Vivian. I think tinablan na siya ng mga pang-guilt trip ko sa kanya. If there's one silver lining to having to bear wearing this dreadful bandage, mas madali kong na-manipulate si Jack. I think he's going to propose. Where
Where's Hilda? Wala na. Price. She has resigned from war. Hi, hon! Uy! Tita Doris. Hello po, Miss. May special announcement ako sa inyo. Napaka-importante itong araw na ito. Hindi lang para sa akin, kundi sa importanteng tao at mahalaga sa buhay. Magpa-partner na kami ni Raquel sa expansion ng tadhana. What? Yun ang surprise? Napanggit kasi sa akin ni Olive na pangarap niya magkaroon ng cafe katulad ng tadhana cafe. Tutu pa rin ko pangarap mo, anak. Ha? Talaga po, tay? Gumawa ka ng decision based on your sentiment. On your emotions. Huwag ka naman magpadalos-dalos, Jack. Oo nga naman po, tay. Hindi man lang po ba kayo kumonsulta kay Tita Doris? Ang laki pong business yung papasukin ninyo, eh. Maganda naman yung konsepto, eh. Cafe by the showroom. Di ba? Tsaka aminin natin na boom ngayon ang restaurant business. Eh, timing na timing. Nagtanong sa akin si Raquel kung meron tayong bakanteng space dun sa Wolf. So sabi ko, bakit naisip ko na mag-partner na lang tayo. Di ba? Mas maganda. Tsaka kung si experience naman, tinan nyo naman yung Tadana Cafe, successful, tsaka yung Warrens. Oh, no doubt na talagang magbo-boom yung business ng partnership natin. But tsaka training na rin ni Olive. Salamat po, Taya. Pero sigurado po ba kayo? Baka kasi hindi pa ako ready. May makakasama ka. Sino po? Aida. What are you doing here? Nagsi-senior moment ka na, Doris. Dito ako nagtatrabaho. Akala ko ba nag-resign na siya? Well, technically, yes. She's resigned from Warren's. But I promoted her as the managing partner of this business venture. Actually, salamat kay Jack kasi pumayag siya na makipag-partner sa tadhana at gamitin yung customer's lounge para sa bagong cafe. Naisip ko lang na parentahan natin yung vacant space dyan sa Wolf. Sayang, extra income din. That's a better idea than the car wash na gusto mong ipatayo. Less headache at hindi na tayo maglalabas ng capital kung may mag-rent ng vacant lot natin. Pasok! Anak! Nasabi po sa amin ni Miro na pinaparenta niyo daw yung customer lounge ng talyer niyo. Oo, bakit? Meron kasi kaming proposal sana sa'yo, Jack. Mm. Oo, sige. Well, kasi naisip namin na magtayo ng cafe doon sa mismo customer lounge. Sa tingin niyo maganda? Maganda. Kasi plano ko nga doon, magkakaroon siya. Pero maganda yung offer ko. Oo, at saka makakatulong naman kay Olive, yun, di ba? Ay, so kaya may hindi siya kasi magluto, so para maging training niya. Totoo. Alam mo, excited na ako para dun sa new cafe. Salamat siya ka sa pagkakataon para makatrabaho ka. Sana maging successful ang partnership natin. Base naman sa track record mo, no doubt. Sigurado magiging successful business na. Salamat. Dahil magiging successful tong venture na to, why don't we celebrate, ha? Let's have a change of ambiance. Doon tayo sa garden. Come on, Olive, darling. Miro, come on. Olive, come on, Miro. Darling. Sige na. Bunsak, tiga na. I can't. Come on. Preserve the specials sa garden. Sige, mauna na kayo. Can we serve it now sa garden? Join your dad and siblings mo. Hilda and I have something to catch up. Sige na. Sige po, tita.
Teka lang. Nananadya ka ba? Ha? Bakit ka naman gagawin yun, Doris? Ha? Hindi mo ba narinig? Business deal ito. At suporta ni Chuck para matupad ang pangarap ng kanyang anak. At saka ako sana man siyang pumayag sa alok ni Raquel. So bakit ako mananadya? But yes, magiging business partner na kaming dalawa ni Chuck. Echoserang frog? May bond ba dito? Baka namimiss mo ng malublob? Talaga ba? Baka ikaw. Ano, gusto mo? Magbabad tayo ulit, ha, Doris? Kaya lang hindi ka pwede kasi baka malusaw yung benda sa mukha mo at malantad ka. Eh, hindi mo kakayanin yun kasi, di ba? Grabe kang ka-insecure, ha? Ako? Mai-insecure sa'yo? Nakakatawa ka, Hilda. I can die laughing. Die talaga? Wag muna. Panoorin mo muna. Gusto ko na kung paano ko aagawin ang asawa ko na inagaw mo. At gusto ko rin makita na unti-unti kang inaatake sa kadesperadahan dahil malapit nang mawala sa'yo si Jack. Ha? At saka ka na lang muna mamatay. Mamatay sa inggit. Ha? Huwag kang mag-alala. Kami ang bahala sa catering ng burol mo. At talagang lumalabang ka na ngayon, ha? Ah! Ano sa tingin mo, Doris? Para sa asawa kong si Jack at para sa mga anak ko na binibiktima mo at pinaiikot mo, oo, lalabanan kita. Kaya manginig ka na, ha? Matakot ka dahil hindi na ako matitinag. Ikaw ang sisipain ko palayo sa pamilya ko. O ano, Doris? Eh di natameme ka. Akala mo, basta-basta ko nilang hahayaan na matanggal ako sa eksena habang minamanipula mo ang mag-aama ko? Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin, Amelia. Naku, Doris, alam na alam ko. Kasi alam mo, dahil sa ating dalawa, mas ikaw ang nagpapanggap kina Jack. Ako, pangalan at mukha ko ang peke sa akin. Pero lahat ng pinapakita ko sa kanila, totoo. Samantalang ikaw, ano? Nagkukunwari kang anghel, pero sa totoo, demonyo ka. Han? Wait, Han. O siya, maiwan na kita. My husband is calling me. Hindi kayo kasal ni Jack. Babae ka lang niya. Kabet. Ako pa rin ang legal na asawa. Mauna ako sa'yo. Bago pa nag-announce si tatay kanina na makikipartner siya kay Miss Raquel siya kay Miss Hilda. Alam mo na ba? Kasi parang hindi ka nagulat eh nung sinabi niya. Tapos nakita din kita. Ngingisi-ngisi ka nung lumabas si Miss Hilda. Nasa trabaho ako nung tinignan nila Ma'am Raquel yung pinaparentang space si tatay. Tsaka kasama ko si bahay si Nay Hilde. Sinabi niya sa akin kung ano yung plano nila kasi excited siya para kay Olive. Eh bakit parang masaya ka na nagalit si Tita Doris dun sa partnership? Prangkahan, hindi ko gusto si Tita Doris. Bakit? Kasi kampi ka kay Miss Hilda. Para ka namang bata mag-isip, Miro. Sorry, ate, ah. Pero naiintindihan ko si Kuya. Yung totoo, hindi pa ako komportable kay Tita Doris. Mas at home pa ako kay Nay Hilda. Kasi kayo naman, hindi nyo siya binibigyan ng chance na maging close sa inyo. Gusto niya naman eh, kayo lang yata yung may ayaw eh. Oo, mabait si Miss Hilda, pero hindi siya yung nanay niyo. Ano mo nasabi? Wala ka namang alam.
Anong kailangan kong malaman or dapat kong malaman? Hindi, ang ibig ko sabihin, may pusong nanay si Hilde. Kaya parang nanay na rin siya ni Olive. Alam ko ang close kayo kay Miss Hilda. Pero parang may laman yung sinabi mo eh. Si Tita Doris. Importante daw siya sasabihin sa akin. Una na ako. Halika na, Olive. Ate, dito muna kami ni Kuya. Sure ka? Dalawa na lang, oh. At pag ganun yung mga hirit ni Panina, sabihin mo na kasi yung totoo. Habang tumatagal ang pagpapanggap ko, anak, lalong humihirap. Naiintindihan kita, Nay. Alam mo, Nay, nung nangi-snatch pa ako, yung sandali bago kukunin yung tinatarget kong cellphone o wallet. Doon ako pinakakabado. Kasi pag nahuli ako, dead end na eh. Hindi ko na matatakasan kahit sa sarili ko yung katotohanan na magnanakaw ako. Alam mo, si Kape, bago ako matulog, yan din ang nararamdaman ko, anak. Nagpapasalamat ako na nakakasama ko si Olive, ang Ate Lea mo at ang tatay mo. Pero hindi maalis sa isip ko na niloloko ko pa rin sila. Kaya ang pakiramdam ko, peke ako gaya ng sinusumbat sa akin ni Doris. Pero Nay, wala nang mas pepeke pa sa babaeng yun. Huwag niyo sabihin sa akin na papa-apekto kayo sa kanya. Alam mo, Miro, anak, magsisinungaling ako kapag sinabi kong hindi. Pero si Doris na yung pinili ng tatay niyo. At sila pa rin ang magkasama ngayon. Eh kasi nabudol si tatay. Alam mo, Nay, kung malalaman lang ni tatay yung totoo, ihiwalayin niya si Tita Doris para sa'yo. Anak, yun kasi yung gusto nating paniwalaan. Pero maliban kasi sa kamalditahan ni Doris, wala naman tayong matibay na pruweba. Kaya nilalakasan ko na lang ang loob ko. Kasi sa di ko pag-amin ng totoo sa tatay ninyo kung sino talaga ako, ang totoo niya nagtatago ako. Naduduwag ako. Kasi baka hindi nila matanggap yung tao ko na kinamumuyan nila. Alam mo, Nay, hindi kasi benta sa akin yung mga inspirational quotes na yan eh. Kaya hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa'yo para mapalakas yung loob mo. Pero ito na lang, Nay. Marami ako nasabi sa'yo noon. Mga salitang gusto kong bawiin. Dahil gusto kong malaman mo. Naging mabuti kang ina para sa amin. Naging mabuti kang asawa kay tatay. Hi.
on? Hmm. While waiting for my face to be fully restored, let's get away. Just the two of us. Japan is lovely in this time of the month. Nay, plano niyang ilayo si tatay sa'yo. Siyempre, hindi ako payag, anak. Ako rin bahala. Hero, I think I... Doris, Jack, excuse me. Oh, ba't nandito ka? Oo nga, Hilda. Para kang multo na sumusulpot. Ah, hindi. Galing kasi kami ni Miro. Nagsimba kami. Eh, napag-desisyon na niya na tumaan muna dito pagkatapos magsimba. Kung matagal-tagal ko na rin hindi nakasama si Miro sa simba. Lalo naalala ko tuloy si Miro nung bata pa yan. Ang likod-likod sa simbahan yan. Parang kiti-kiti. Alam kong bakit. Kasi nagmamadali yan para kumain. Oo, para makakain ng palabok, munay at halo-halo sa talhana. Diba? Naikwento kasi sa akin ni Miro, kaya alam ko, Jack, special pala talaga sa'yo ang tadhana. Oo, kasi alam mo ba, pinag-iipunan ko pa yun para lang makakain kami doon. Kasi paborito yun ni Amelia. Go on, Jack. Pwede mo namang ikwento ang ex-wife mo kahit andito ako. Kung hindi pa alam ni Hilda. Doris, huwag mo naman sanang masamain. Naikwento lang kasi sa akin ni Miro na yung mga araw na masasaya ang pamilya nila. I'm not offended at all. Nakwento rin ba sa'yo ni Miro yung araw na nahulihan ng drugs yung nanay niya? Hindi niyo na po kailangan paalala yun. Nasaan man siya ngayon, patawad ko na si nanay. Naniniwala ako kay Nanay Hilda. Minsan may mga maling desisyon tayo para sa kapakanan ng pamilya. Hindi para saktan sila, pero mahal natin kasi sila eh. Maling paraan yung ginawa ni nanay, pero ngayon, naiintindihan ko na siya. Minahal niya kami talaga. Jack, sana matutunan mong pakawalan sa puso mo ang galit. Alang-alang sa mga anak mo. Sawara ka. Alam mo, bagay sa iyong benta mo. Alam mo kung bakit? Ha? Dahil magnanakaw ka. Magnanakaw ka ng asawa! Ay na pa umi-install yung Doris na yan eh. Siya na nga'y nakasakit, sapay may gana magdrama. Miss Hilda, sandali nga. Maayos namin kayong tinanggap. Huwag ka kayong nakikialam. Masyado kayong pakialamera. Hindi naman ikaw yung nanay namin eh. Diba ang sabi nga niya, hindi ako parte ng pamilya ninyo at huwag akong makialam. Ito na yung pagkakataon na hinihintay na natin. Paano kung sabihin ko sa'yo na andito si nanay? Kailangan ako malaman ni Olive ang totoo.